alam nyo guys, huwag kayong mapangapin ng mga LGBT. Kasi itong mga to, sa totoo lang ha, sila yung mas mahal nila yung mga magulang nila. Mas sinusuportahan nila yung mga magulang nila. Mas malaki ang silbi nila sa pamilya nila kaysa sa mga straight. Hindi porket bakla or tomboy yung isang tao, may karapatan ka ng yurak-yurakan ng pagkatao nila. Okay? At hindi porket Muslim ako, galit ako sa mga LGBT. Hindi. Ano pong masasabi niyo sa mga baklang katulad ko? Eh, mara, katulad ba? Siyempre, ano pupunta yan? Ikaw, get out! Sino ka ba na sa lahat? Get out! Get out! Sino ba mo? My blood friend. Hype din yung mukha mo. Inkerno ka eh. Pero lalaki sa lalaki? Pero ko lang po, wala po akong ginagawang masama sa inyo. Ay, ikaw, babae ka ba? Pero po, ano pong ginawa ko masama wala sa inyo? Wala nga, huwag kang dadaan dito para hindi ka makita. Bakit daano po? Daano ha? Sarili mong daano to? Akin to, yes. Ikaw, taga rito ka? Oo. Bakit? Oh. Ano pangalan mo? Bakit po ko asan yung babae po ba mo? Saan? Ah, sabi mo saan ang babae po ba mo? Kita, huwag ka kong high blood. Ikaw ang high blood. Eh, puro nito, okay, katawan mo eh. Oo, oh, ano pong pagmamasama doon? Okay lang, impyerno ka. Ikaw, saan ka pupunta? Ay, ikaw, saan ka pupunta? Sa langit ako, ikaw. Paano ka pupunta? Pumapatong sa kapwa bakla. Eh, kaya nga, sure ka na sa langit ka pupunta. Get out! Huwag ka mayabang ha. Tita, sa susunod... Ano? Ang masasabi ko lang po, sa susunod na lagi niyo pong ginagawa to sa akin, papupuntahan ko papunta po kayo ng barangay. Yes. Okay. Kasi wala po akong ginawa masama sa inyo. Alis. Wala po akong ginawa. I don't talk to you. Get out. Bakit po sinasabi niyo bawat daan ko, ang sarap kong barilin? Yes, yung itsuro mong yan, sa impyerno yan eh. Oh. Baliw yan, bakit baliw. Po, ikaw po? Baliw ko lalo, mas baliw ko ah. Grabe po, pagmamayari ang mundo. Get out. Ang tita, masasabi ko lang po sa inyo, ano? Napakagaling niyo pong mamamayang Pilipino. Oh yes, ang yes. Baklabawan. Kasi po, ang katulad niyo po. Huwag mo akong kunan. Ito, oh. Gusto mo ito? Ang katulad niyo po. Umalis ka dito, umalis ka dito. Oh, sige po. Para mag-viral po ang vlog ko. Umalis ka dito. Bakla. Ito po si Aling Susan, taga bakla, dito po bakla, sa Maymaris. Bakla. Kahit na hate niyo po ang mga baklang katulad ko. Kahit wala po akong ginagawang masama sa kanya. Ito po ang magpapatunay. Ito po ang pruweba na ganyan po ang pag... Yes, hello. Ganyan po ang pakikitungo niya sa akin. Christian, dahil po, tuwing dumadaan po ako, sinasabi niya po, ang sarap ko pong barilin. Tapos hindi raw po ako pwedeng dumaan dito sa amin dahil pagmamayari niya po ang buong Maris. Oh, yan lang po ang masasabi ko. Yes, palakpakan po natin dahil siya po ang magbabiral sa Facebook, sa vlog ko, sa YouTube, at sa TikTok ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Aling Susan. Get out. Salamat. Bye-bye, bakla. Ayun po siya. Dahil tuwing po dumadaan po ako dito, lagi po niya talaga akong binabash at binubuli. Assalamualaikum guys. Kumusta kayo guys? Ngayon ay 7th ng November 2020. Kung kakapanood ko lang ng isang balita sa 24 oras. Ito yung isang ali, si Aling Susan yata to. Yun, pinakita ko yung video bago tong ano ha, yung vlog ko para makarelate kayo. Alam ko naman sigurado ako na baka napanood na ninyo to nung napakay sa akin. Pero sasabihin ko lang yung reaction ko tungkol sa ginawa ni Aling Susan kay Alexis Hart Garcia na isang LGBT. Okay? Isang bading. Nakita natin sa video na maayos naman makipag-usap ko si Alexis kay Aling Susan. Parang si Aling Susan yata yung pinagdadaanan. Ito, pero bago ko magsimula yung mga bago sa channel ko, my name is Zhai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. LDR kami ngayon ng asawa ko. Nandito kami ng mga anak namin and siya nasa Abu Dhabi. Yun. Pag-uusapan natin ngayon kung ano masasabi ko as, ito lang ha, naaayos ko. Sabi ko tungkol dito sa ginawa ni Aling Susan na syempre as a nakita niyo Muslim ako
obviously naman sa mga kapwa ko Muslim na nanonood ngayon, huwag kayong mag-judge basta-basta sa akin dahil sasabihin ko lang naman kung ano yung pananaw ko, kung ano yung reaction ko tungkol dito sa ginawa ni Aling Susan sa nangyari na pang-iinsulto dito kay Alexis nga. And pambabato pa, nabato siya, nasabi pa na kung pagpupunta sa impyerno and so on. Okay, basta kung ano nung kung ano-anong pang-aalipusta ang sinabi sa Kalye, in the middle of the road, yun, inaalipusta siya, ginukutsa-kutsa siya. Ganito, ilang beses na kasi akong na, parang nabangga or something ng mga kapwa ko Muslim, sa mga comments lang naman. Once na nagko-comment ako tungkol sa mga ganitong bagay, tungkol sa mga bakla, tomboy, lagi akong napag-iinitan, hindi ko alam kung ano problema nila. Kasi nga, sabi ko nga, ako, kami, actually kami dalawa na asawa ko, Muslim kami, by the way, I'm a revert Muslim. Marami kaming mga kaibigan, lalo sa Abu Dhabi, na ganyan. Members sila ng, of course, LGBT, yung mga lesbian, gays, bakla, tomboy. Hindi ko naman sila pwedeng i-judge. Although sa Islam kasi, haram to, haram. Sobrang haram ang bakla. Dapat kasi, ayon sa, ayoko na magbigay ng verse sa Quran, pero talagang dapat itaboy namin yung mga badin, itaboy namin yung mga tomboy, ganyan. Pero, on the other side, hindi rin naman kami, hindi naman din ako Allah, hindi naman din ako Diyos para gawin yun, para mag-judge ng tao. Diba? Etong nakita ko, diba sa ginawa ni Aling Susan, Susan ba pangalan nito? Aling Susan, dito kay Alexis, na naglalakad silang dalawa ng partner niya doon sa Kalye, tapos all of a sudden, bigla na lang siyang ganun. Pero habang tuwing dumadaan daw siya, parang pinaparingganda rin siya ni Aling Susan. So ito yung binidyo na nga niya. Yun, lagi yung sinasabi na mapupunta sa impyerno, ganun. Alam nyo, yung mga tao, yung mga, sabi pa nga daw niya, born again Christian ba siya, ganyan. Magiging sinabi siya religion eh. Ako, magsasalita ako na, hindi, huwag nyo titignan yung itsura ko as a Muslim. Tignan nyo ako as a human being. Diba? Kasi, naniniwala ako, at paninindigan ko pa rin hanggang ngayon yung paniniwala ko, na hanggat wala kang tinatapakang tao, wala kang inaagrabyandang tao, wala kang sinasalbahing tao, kahit bakla ka pa, tomboy ka pa, tingin ko naman, hindi ka rin masamang tao. Yun. Kung may magja-judgment sa iyo, pero sa pagiging ganun mo, hindi na yung kapwa-tao, kundi yung si Allah na nga. Siya talaga yung magja-judge. Siya talaga yung magsasabi kung ano ba sa impyerno ka ba mapupunta o ano, sa langit, ganun. Kasi may mga tao kasi na, mag-comment kayo guys kung makarelate kayo, mag-comment kayo sa baba kung ano din yung masasabi nyo tungkol dito. May mga tao din kasi na straight nga silang lalaki, straight silang babae, pero grabe naman sila gumawa ng kasalanan, di ba? Grabe silang magkismisan, grabe silang mambintang ng tao, grabe silang mag-isip ng masama tungkol sa isang tao. Katulad nitong ginawa ni Aling Susan, binato pa niya. Tapos kung ano yung sinabi niya, kung kunyari, hindi nyo sila naririnig, kunyari hindi nyo sila naririnig, tapos nakita nyo yung action ni Aling Susan, tapos yung si Alexis nga tsaka yung partner niya, mabatong ganun. Anong isipin nyo, si Aling Susan parang may ganito, di ba? O, parang siya yung gumagawa ng mas hindi maganda kasi nananahimik nga itong dalawa na naglalakad, diba? Wala naman silang iniistorbong tao, wala naman silang sinasalbahing tao habang naglalakad sila. Kung ako talaga, huwag na lang tayo makilam guys, kahit yung mga kapwa ako Muslim, kahit na yung mga sinasabi nga itong born again Christian or something, kung naniniwala ka na ganito sila, shut your mouth na lang, diba? Kaysa baka sakit tayo ng tao,
sa kasi hindi naman hindi ka naman perfecto din eh, malay mo naman din. Ang galing-galing mong mag tingin ng kapintasan ng ibang tao tapos ikaw hindi mo rin tinitingnan yung sarili mo. Kung masyado ka na bang judgmental. Kung tama pa ba yung ginagawa mo. 'Di ba? 'Yun. So ano ba yung magiging lesson natin sa vlog na to. O mag-comment kayo guys sa mga subscriber ko. Salamat pala sa mga patuloy na nagsasubscribe. Kung nagustuhan nyo itong ano pala, yung video ko, itong vlog ko, itong reaction ko tungkol nga dito sa nangyari kay Alexis Hart Garcia. Tsaka ito pa pala, sinabi kasi daw na retoke daw siya. Ano naman kung retoke? My God, pera mo ba yung ginamit? Ano ba? Pera nyo ba yung ginamit ni Alexis para magpaalagay ng kung ano-ano sa katawan, di ba? Yun, yun, kung may natutunan nga kayo dito sa vlog na to, kung nagustuhan nyo itong video na to, pakilike na lang yung video, and kung magsasubscribe kayo, syempre magsasubscribe na. Huwag nyo kalimutan yung pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng vlog ko. And kahit minsan-minsan na lang ako mag-vlog, I'll try my best na sabihin pa rin sa inyo yung mga reaction ko sa mga bagay-bagay na nangyayari dito. Lalo na dito sa Pilipinas. Yun. Yung mga advice ko lang, yung mga message ko lang para sa mga mapanghusga, sa mga bakla, tomboy, na ganyan. Huwag kayo magsalita ng tapos. Kasi, huwag, darating kasi, malay mo, ma-ano kayo ng kifara, kasi, kung ano yung sinasabi mo sa ibang tao, minsan, balang araw, babalik sa'yo yun. Lalo na ako, diba? Dalawa yung anak kong lalaki. God forbid, Allah forbid, na sana wala sa kanila yung ganyan. Kasi, ito pa pala, hindi ko naman kinakampihan yung mga, di naman din ako sangayon sa mga LGBT. Pero, naawa din naman ako sa kanila kasi may karapatan din naman silang mabuhay, di ba? Mabuhay ng masaya. Hindi lang tayo mga straight kung may karapatan mabuhay ng masaya. So yun, sabi ko nga, kahit na parami na parami yung mga ganitong LGBT dahil sa social media nga, influensya ng social media, influensya ng TV, sana mabawasan din kasi pakunti na ng pakunti ang mga lalaking Pilipino sa totoo lang. O, oh, diba? Yun. Ano pa ba? Sana wag din umabot sa time, sa sa time na pwede nang ikasal yung ganitong LGBT dito sa Pilipinas. Kasi, yun talaga, medyo hindi na yun okay. Yun. Hanggat wala silang tinatatapakan tao, wala, hindi ka ginagawa ng masama nitong mga LGBT na to, sana, manahimik na lang tayo. Yun. Pray for them. Pray for them. Yun. Malay mo, kapag sa time na kailangan mo ng tulong, isa sa mga tutulong sa'yo, a member, a bakla pala, or tomboy pala. Hindi mo marin masasabi. So, huwag tayong mag-judge ng tao. Yun lang. So, yun. Sana may natutunan kayo dito sa vlog kong ito. Till our next vlog. My name is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay, guys? Bye!